Sumpa ng panahon sa isang ina at sa kanyang anak. Mga halimaw? Ha? Talaga ba may mga halimaw nun? Inihahalintulad lang sila sa mga halimaw! Ang sinasabi mong mga halimaw, ang mga lumusob sa inyong angkan. Oo. Si Oda Nobunaga mula sa angkan ng Uwari. Ano? Ang pangkat ni Oda ay papalapit sa ating bayan? Opo. Ang balitang yan ay kumpirmado ng ating mga espiya. Gano'n sila karami? Ayon sa ulat, ang kanilang hukbo ay humigit kumulang sa 10,000. 10,000? Naku! Suktula na ang kanilang kabaliwanan. May palagay akong nais niyang makuha ang ating mga mahiwagang sandata. Mas mapapadali ang kanyang pagsakop sa buong bansa pag nangyari yun. Ano ngayon ang binabalak mong gawin, Oka? Dalhin niyo sa akin ang lahat ng mahiwagang sandata. Marami na pala tayong nagawa. Hindi ko akalaing darating ang panahon na gagamitin natin ang mga ito na sabay-sabay. Ngayon, wala nang panalo sa atin ang galing daotang yon. Oo! Tawa! Tawa! Sandali! Tawa? Hindi tayo gagamit ng kahit ano sa mga yan. Pero bakit naman po hindi, Panginoon? Ito lang ang ating pag-asa. Ito ang isipin niyo. Maaaring magtagumpay tayo sa simula at mapigilan natin ang kanilang puwersa, subalit karamihan sa mga sandatang ito ay tiyak na makukuha sa atin. Hindi rin magtatagal at muling babalik si Nobunaga. Mas marami at mas malakas upang bawiin ang iba pang natirang sandata. Magiging impyerno ang ating mundo kapag ginamit na niya ang mga ito sa kasamaan. At wala nang makakapigil pa sa kanya upang sakupin ang buong mundo. Hindi ako papayag na mangyari ang mga yon. Huwag nating hayaang makuha niya ang mga mahiwagang sandatang ito. Sang-ayon ba kayo na ibuwis ang ating angkan upang mailigtas ang buong mundo? Sang-ayon ako dyan. Digmaan para sa daigdig. Isang dakilang gawain, hindi ba? Tama ka. At ang ating angkan ang siyang magsisimula ng kanyang katapusan. At kahit na 10,000 ang kanilang puwersa, naniniwala ako na mananalo pa rin tayo sa kanila. Simulan na ang digmaan para sa ating kinabukasan! Ang mahal ko, pinasya nilang harapin ang puwersa ni Oda nang hindi gumagamit ng mahiwagang sandata. Kagero, patawarin mo ako. Marami akong naging pagkukulang sa'yo. Ganon din kay Reka. Wala akong nagawa para sa kanya. Ang maging kabiyak ng iyong puso ay sapat na para sa akin. Maligaya na ako. Kagero. Mahal ko. Paalam. Katubayan ka. Panginoon, ang lahat ay nasa kanilang mga pwesto at nakahanda na! Magaling! Ang mga mahiwagang sandata ng Hokage ang umakit kay Oda upang lusugin tayo. Hindi mangyayari ito kung hindi dahil sa mga sandatang yun. Nandiyo na sila! Nandito na pangkat ni Oda! Thank you.
kinararangal ko maging pinunusaan ka ng Hokage. Ako, si Flame Master Oka. Kung handa na kayong mamatay, tanggapin ninyo ang handog ko sa inyo! Ngayon, ang aking mga kamay at alab ay nabahira ng masamang dugo ng kanilang digmaan. Subalit, taglay ko man ang sinumpang bisig na ito, idinuyang ko dito ang aking mga anak. Pinaligaya ninyo ang aking buhay. Ubusin nyo man ng aming lahi, hindi nyo makukuha ang aming may wagang sandata! Hindi ako makapapayag! Si Oka ay 32 taon noon. Ang lubos na pagkawasak ng buong angka ng Hokage ay naganap ilang sandali pa. Patayin na lahat ng kasapisang ka ng Hokage, babae man o bata! Hindi maaaring ito na ang katapusan. Isang taon ka pa lamang mula nang ikaw ay aking isila. Hindi mo man lamang mararanasan ang kahit nakatiting na ligayang dulot ng buhay. Hindi ako papayag na bawiin nila ito sa iyo! At doon ko naalala, mga piling kasabi lamang ng Hokage Ninja ang nakaaalam ng tungkol sa kakayahang ito. Subalit mahigpit itong ipinagbabawal. Pagkatandaan mo sana na kailanman ay hindi mo maaaring gamitin ang iyong kakayahang maglakbay sa iba't ibang panahon. Pero bakit naman hindi, Ama? Sapagkat kapag ginamit mo ang kapangyarihang ito ay isusumpa ka ng panahon at kailanman ay hindi ka mamamatay. Hindi mamamatay? Ang mabuhay ng walang kamatayan ay isang impyerno sa daigdig. Isa-isa mong masasaksihang namamatay ang iyong mga minamahal. Kailanman ay hindi mo ito maaaring gamitin. Huwag mong dayain ang panahon dahil sa bandang huli, ito pa rin ang magwawagi. Patawarin mo ako, Ama. Hindi ko mapahihintulutan ang buhay ni Rekay hanggang dito na lamang. Wala nang halaga kahit ano pang mangyari sa akin. Magbabayad ka, Rekay! Kakayahang lihim ng Hokage. Magpatuloy ka! Paala! Mahal kong Reka! Reka! Tapos ka na! Kurei! Anong ginagawa niya rito? Kasama ni Reka si Kurei na maglalakbay sa hinaharap. Reka! Kurei! Anak ko! Reka! Natapos ang digmaan sa loob ng isang gabi lamang. Nang araw na yon, nagsimula ang aking buhay na walang kamatayan. Binago ko ang aking pangalan. Hindi na ako si Kagero, kundi si Emma Kagehoshi. Isang ina na patuloy na nabubuhay at naglalakbay sa panahon upang hanapin ang anak na nawalay. Hanggang sa isang araw. Natagpuan kita. Ang laki ng hirap na pinagdaanan ninyo.
Emma, ang galing mo talagang magkwento. Akala mo ba maniniwala ako sa mga pinagsasabi mo? Matagal nang patay ang nanay ko, kaya hindi kita pwede maging ina. At isa pa, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo kina Ira at Dylan para subukang patayin ako. Tama ka. Pero siya nagsabi na makakalaban mo si Corey. Marami pang makakapagpatunay ng mga sinabi niya. Ang mga sandata, ang kanyang katawang hindi namamatay. At maging si Corey. Hindi pa rin ako naniniwala. Ako ang nag-iisang anak ni Mateo Anabisi. Ako si Reka Anabisi. Wala akong kinalaman sa inyo. Reka, sandali. Mayroon kang bisita. Tatlo sila. Ano? Kulang ka pa talaga sa ensayo para matiktikan ng kalaban. Ha? Huh? Sino yan? Nandito kaming tatlo para tapusin kayong lahat! Teka! Sino ba talaga kayo? Mga mahiwagang sandata, mga tauhan sila ni Corey. You got that right! Hinding-hindi kayo ubra sa taglay na bilis ni Hanim Maru! Ha! Aray! Aray! Ay ko! Ang init nila! Napaso ako! Dinaya nila ako! Mga... baliw! Tama na! Hindi kami mga kalaban dito sa inyo! Mabuti pa sa labas na lang! Ha! Yeah! Wag niyo na kaming pagantayin. Bilis-bilisan niyo na ang kilos. Sige, nandiyan na kami. Ingay niyo naman. Simulan niyo nang magmakaawa para sa inyong mga buhay. Dahil kami ang hit squad ni Master Corey. Ako si Kuchibashi Maru, ang hari ng mga tuka. Ako si Hanim Maru, ang taong ibon. Ako si Junimaru, may lakas ng 10 leon. Kami ang pinakamabangis. Ang pinakamalakas. Na tatlong hangal. Ano ba? Bakit ba palagi mo nalang sinisira ang diskarte natin tatlo? Hindi mga hangal, kundi dakila. Mga pasyente. Sa mental, nakawala. Sige lang, laitin niyo kami ngayon. Mamaya lagot kayo sa amin. Nandito kami para tapusin ang taong sumira sa palasyo ni Master Corey. Tama! Siguradong yon ay ikaw! Ha? Ako? Hindi ako pwede magkamali! Siguradong ikaw yon! Huh? Pero ginawa nga nila akong biyag sa loob ng palasyong yun eh! Ano? Eh kung ganoon sino? Saruji! Sabi ni Master Corey, ang nagwasak daw ng kanyang palasyo ay isang binatilyo nag-aaral sa high school. Binatilyong nag-aaral sa high school? Sino sa kanila? Ang babaeng yan kamukha ni Kagero, kaya hindi pwedeng siya! Kung ganun, sigurado akong babae yan. Yan naman, matanda na para maging mag-aaral sa high school. Kung ganun. Ikaw yun! Ano? Mukha ba akong lalaki? At ako naman, napagkamala mo akong babae. Hoy, tatlong bugok. Reka! Nakakasakit kayo ng damdamin huh? Dahil hindi nyo man lang ako binanggit. Ano? Ibig mo sabihin, ikaw ba yung... Ako si Reka Anabisi. Habe, akala mo ha, pinagbigyan lang kita talaga. Ako si Hanim Maru, ang taong ibon. Tignan natin kung makakasabay ka sa bilis ko. Ha? Ang bilis niya. Mabagal pa nga yan eh. Magda ka na sa palagi mong katapusan. Mali ka ng pinili mong makakalaban dahil mainit ang ulo ko! Reka, kakaiba ang galit na kanyang pinapakita. Siguro dahil litong-lito na siya sa mga naganap sa atin itong mga huling araw. Ang buong akala niya, isa lamang siyang normal na estudyante mahilig sa mga kwento tungkol sa ninja. Pero pagkatapos ng mga nangyari at sa kwentong narinig niya kanina, gusto nang sumabog na kanyang dibdib.
asawang Reka. Hanimaru! Wala na siya. Ba't mo ginawa yun? Ni hindi pa nga gumagamit ng apoy si Reka. Mabuti pa kami na muna ang kalabanin niyo. Ano? Hindi nga ako nakapag-exercise kanina eh. Hindi kayo ubra sa mga tulad namin. Sabi mo nga sa akin, saan lupalop kayo nang galing? Huwag mong sabihin, naniniwala ka na mananalo kayo sa amin. Iniinis mo lang ako eh! Marahil ay karaniwang siga lamang ang mga yan. May hindi nila magamit kahit na 1% lakas sa mga mahiwagang sandata. Chunimaru! Umanda kayo! Hindi niyo ako matatalo! Prinsesa! Huli ka! Tabi! Wala akong pakialam kahit sino pang mahuli ko sa iyo! Napakasama mo talaga! Huwag mo siyang sasaktan! Hoy, duwag! Pakawalan mo siya! Huwag niyo nang ituloy ang balak niyo kung ayaw niyong hatiin ko siya! Tama na! Huwag kayong mag-alala. Hindi ako maaaring mamatay sa mga ganitong bagay lang dahil sabi ko nga, ako ay walang kamatayan. Tama na! Pero Emma, alam kong nakakaramdam ka ng sakit dahil nagdudugo ang iyong katawan. Baliwala ito, Anna. Tama na! Pagbabayaran niyo ngayon ang kahihiyang dinulot niyo sa aming grupo. Durog sa ngayon pagkampas niya sa lupa! Tama na! Tawalan mo ngayon din ang aking ina! Ano yun? Flame Power! Nasaktan ka ba na? Miss Emma? Teka! Anong nangyari? Ang nangyaring yan, ang makapagpapatunay na ako nga ang iyong ina at ikaw ang aking anak. Ang isinumpa at ang taong naglakbay sa ibang panahon ay hindi kailanman magkakadaupang palad. Hanggat hindi ako nakakawala sa katawang ito, ikinararangal kita maging anak, Reka. Kung naging tahimik lamang sana ang iyong buhay, hindi mo ako makikilala. Hindi ako makikialam dahil alam kong mabuting iyong magiging kalagayan. Subalit, ang kapalaran ng mga mahiwagang sandata, Reka, ang nagdala sa inyong dalawa ni Kurey upang magtagpo sa iisang panahon. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Ang ikinalulungkot ko lang ay nadamay ka at ang iyong mga kaibigan sa labanang ito. At wala akong magawa. Hindi yan ang iniisip ko! Wala kang ginawang masama, inay! Para sa akin, wala. Tinawag din niya nanay si Miss Emma. Sa harap ng maraming pagsubok na kanilang dinaanan at dadaanan pang muli, muling nakasama ng isang ina ang kanyang nawalay na anak. Magkasama habang buhay,
subalit di kailanman masasaling ang bawat isa.